Magandang araw mga kahabi, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nagbabalik po muli ang hobby ni Daddy para naman sa isang vlog na i-share ko sa araw na to. Ngayon ay magha-harvest tayo, early harvesting ng yung alaga nating San Cunor, yung anak ni Atos at ni AU. No, baka sumabi tayo. Hindi tayo dumaan. Ito, napisa sila noong March 10. Ngayon ay April 1 na. So, March 10 to 21. 22 days na yung unang hatch. Tapos, 20 days yung pangalawa. At nasa 18 days naman yung pangatlo. So, naglalaro doon or hindi lalagpas doon yung edad nila, maaring mababa pa doon. So, tingnan natin. Wala yung mga ano natin, mga breeder natin. So, ang pinapakain lang naman natin dito para magkaroon sila na mapalaki nila yung mga inakay nila. Ano lang, chick booster na Integra 1000. Yun lang yung pinapakain natin. Ito, tingnan nyo. Napit kami. So, ito yung pinapakain natin. Ayan, no? Integra 1000. Ito ay canary and pot growth na mixture. Meron tayong pot growth lang. Tapos, sunflower. Sunflower. Nagbibigay din tayo ng mga fruits and vegetables. Kamukha nito, mayroong gulay dyan, may dahon. At grease. Nagbibigay tayo ng grease ng Bersilaga para digestion aid. Then, nagbibigay din tayo ng yun nga, fruits and vegetables. Sa umaga, naglalagay tayo. Then, ano, yung Agibis conditioner, yung ganito. Ganito, Agibis conditioner, binababad lang natin to sa tubig, no? 24 hours. Yan, yung ganyan. 24 hours. Mga 2 times a week, nagbibigay tayo niyan. Tapos, nilalagay natin ng pecorine powder para sa calcium supplement nila. So, ito yung mga breeder natin. Ayan, si Atos, saka si AU, then si David at si Basiba, mukhang buntis na, sana mag-itlog na din. So, ayan yung mga breeder natin ng San Cunor, dalawang pares pa lang. Bala kong dagdagan ng siguro kahit dalawang pares pa para mas mabilis yung ano natin, yung pagpaparami natin sa mga ibon na to. Kasi maraming kahabi tayo na nag-aantay nito eh, no? So, yun, kuhin na natin yung mga inakay nila na medyo malalaki na to. Ayun, oh. Malalaki na, oh. So, maganda yung ano nung anak, nung size ng anak. Matataba, malulusog. Dun sa pagkain na binibigay natin. So, hindi tayo masyadong gumagamit ng iba pang commercial na pagkain ng ibon, no? Na pang medium bird, yung mga royal, mga ganun. Kung ano pang kombinasyon. Basta tayo, dun lang tayo sa simple na mixture. So, ito pa yung pangalawa, yun yung 22 days. Ito yung 20 days. Yan. Then, ito yung 18 days. Ang liit. Baka hindi to 18 days. Sa tingin ko, mas bata ito sa 18 days. Baka ang 18 days, itong isang itlog na hindi na napisa, nabugok. So, thank you. Thank you, Atos, AU. Mag-anak kayo ulit ng panibago, ha. Kukunin ko na to. Salamat sa inyo. O, babay na kayo sa mga anak nyo. Mga nagte-thank you si... Nagte-thank you si Gold. Si Gold din yung nagte-thank you. So, ito yung ano natin, na-harvest natin ngayon ng mga San Cunor. Makikita nyo naman, maganda yung laki ng ibon, maganda. Maganda yung size. Mabilog ang katawan. Tamang-tama, pang-hand feeding, no? Magandang size pang-hand feeding. Yung ibang mga kahabi natin, sabi nila, hindi rin magandang magsubo ang San Cunor. Kaya dapat daw, days old pa lang, kinukuha na yung inakay para maagapan, mabuhay. Hindi po yun totoo sa
case ko, no, hindi ko pinapasinungalingan yung experience nila, pero yung experience ko po ay okay naman. Doon sa pinakita ko sa inyo mga pagkain, yun po yung gamitin nyo, yun yung ibigay ninyo para nang sa ganon ay mapalaki ng mga inahin, mga breeder, yung mga anak nila, no? Katulad nito, kukunin na nga natin para palaki naman, ituloy yung pagpapalaki gamit yung Hubby ni Daddy hand feeding formula. So, i-hunting na ito ni Mami, dadali na natin sa bahay para doon na palakihin. Okay mga ka-Hubby, sana po na-inform ko kayo tungkol dito sa early harvesting natin at yung mga pagkain, pinapakain sa hunt sa mga breeder natin na mayroong mga inakay. Salamat mga ka-Hubby sa inyong support at pag-upload. God bless you.